Yon. Morning everyone. Welcome back. Another content tayo. And dayo tayo ng konti, sir. Dito tayo sa Orchard condominium. Sa halos tapat lang din ang area natin dito sa Pasig. So pinuntahan at binayo natin sa clip itong 2022 yata ito, kung ako nagkakamali, o 2021. Client na natin to before si sir. Nagkabit na tayo ng mga carbon lodi sa loob nito eh. So ngayon, mag-upgrade ulit tayo at maglalagay tayo ng or mag-i-install tayo ng mga ang door handle. 4x, check mo na natin ha, konting walk around tayo. 4x2, yeah. Yan yung steering wheel natin ha. 2021. Pero 21 siguro to. Mga kinabit natin sa kanya. Mga carbon lodi, di ba? Pati to. Kung around tayo sa 4x2 na Conquest, ito na yung mga bagong mukha. So invite muna kayo guys ha, sa ating YouTube tsaka sa Facebook page natin ha. TRD Parts, paki-subscribe lang lalo na dun sa YouTube natin and please like or follow dun sa Facebook page naman natin, okay? Paki-hit na rin ang notification bell and kung magustuhan niyo siya, paki-share sa social media platform natin sa YouTube, pwede rin yata. Not sure kung pwede sa TikTok i-share. Eh. Okay, so yung number natin sa upper right ng yung mga screen, 0917-888-1133. And meron tayong Viber, yes, Viber and WhatsApp. Para dun sa mga taga sa India, WhatsApp sila eh. Kanda ko nagkakamali, madalas sa WhatsApp ko sila nakakausap eh. Then merong ibang mga country like Malaysia and Indonesia, yan, WhatsApp sila eh. So sa Viber natin, mas madalas natin ginagamit ang Viber, lalo na pag nasa abroad tayo. Okay, so alam niyo naman, medyo magastos pagka direct tayong sumagot ng tawag sa telepono. Pero pag sa abroad, Viber sir, PM niyo ako or message niyo ako sa Viber or tawagan niyo ako sa Viber, sasagutin natin yan. Okay, pero pag dito naman sa Manila, o dito tayo sa Pinas, tawag lang kayo sir sa number natin sa upper right ng screen. Tawag, text, o kaya message kayo dun sa page natin, mas active tayo dyan sumagot. Okay, so babaklas muna tayo sir. Okay, alis. Babalik ako. So unahin na natin yung side mirror. Nagkabit si sir ng aftermarket na pinapatong lang. Nahalata ka kagad na pinatong lang eh, kasi ito yung stock niya. Then ito yung aftermarket parts na ginawa niya. So nung una to, nung dinala sa atin ni sir to, hindi talaga real carbon. No? Parang pwede kong sabihing hydro deep kasi napakanipis ng film na ginamit to. Hindi totoong carbon ang tinabel. Same din dito sa mga yan. So yun lang hindi maganda lalo na pag nagkabit tayo ng mga aftermarket na parts, diba? Well, sa umpisa nakakatipid tayo, then in the end dodoble halos yung gastos mo kasi ang pinalit mo is hindi siya original. Hindi rin original, hindi rin legit na carbon. So in the end, dodoble gastos, di ba? Tapos nasakit pa sa mata, everyday na nakikita mo. Kasi alam mo naman, lalo na yung mga everyday car, pangit, di ba? So make sure na original ang kakabit natin at ang ginagamit natin sa auto. Auto natin to eh, di ba? Sasakyan natin eh, so lalo na Toyota pa. Mas maganda ang mga genuine na kinakabit ng pyesa. So, pakita ko lang sa inyo paano tanggalin to. May konting uwang dito. Parang handle yata. Pakin nyo lang. Hatak lang yan. Ganun. Dikit lang. Dito pa rin yung original na pyesa ni sir. So, papalit natin. Original din. So may carbon din naman tayo nito pero mas gusto ni sir yung glossy na. Okay, so tayo may binebenta talaga tayong cover ng side mirror
na legit na carbon, hindi siya sticker, hindi siya hydro dip. Plot na legit siya. Sa ngayon wala tayong parts na ganoon, wala tayong available sa ngayon by order. Okay, so kabit muna natin 'to. Ganun din ang pagkabit nito. So ha, pwede ko kaya pagka yun. Yan. Kapit. Bilis, di ba? At least di ka kakabaka pa sa mga clip na ginamit o yung clip mismo nung item o nung pyesa. Kasi alam mo original. So hindi mababali dahil tamang-tama yung positioning niya sa loob para kumapit. So, baklas tayo ng sidings. Basic lang uli ang pagbaklas nito, sir. Ayan. Pinapop-pop lang yung pataas dahil puro clip lang naman yan. Yun, may lock lang na white. Susungkitin nyo lang para matanggal ito mismo. Okay. So, ang tornillo na itong sidings na to is tatlo. So, puro cross to Phillips screw. Sa, yun naman, tatlo. Ayan. 1, 2, 3. May cover lang to. May cover to, ayan. Tanggalin nyo lang to. I-squatin nyo lang din yan. Clip lang din yan. I-squat nyo yan. May expose ngayon yung ulo ng tornillo dito. Matanggalin nyo lang. So, ganyan din to. Ito is, ayan. Pop lang din yan. Tapos tanggalin nyo lang yan. Para matanggal nyo na ng buo. Tsaka ito pa pala. Itong tweeter dito, pinapop-pop lang din yan dyan. So, patatanggal nyo lang po. So, sa mga nasa province, so, ito namang ginagawa ko, basic to sa mga taong medyo mahilig magkalikot. Kahit hindi kayo aware sa sasakyan, basta aware kayo sa pagkakalikot, sanay kayong kumakalikot ng mga auto natin o mga auto nyo, basic lang sa inyo itong mga ganito. Pero sa mga baguhan, medyo mangangapa ka talaga. Okay. So, if that's so, pwede nyo dalhin, lalo na yung mga nasa Mindanao, Visayas, Cebu. Pwede nyo dalhin sa mga nagkaka-accessory dyan sa local area nyo. Kayang-kaya nilang palitan to. Okay. Kayang-kaya nilang baklasin to para mapalitan to. So, naugot na natin. By the way, this is Conquest model, ah. Conquest variant to, ah. Kaya naka-smart key na yan. So, kailangan talaga natin baklasin to ng buo para mahugot natin yung socket. Kasi may socket yung dito. May electronic tong, itong handle niya. Compared dun sa mga E or V or, sorry, E, I don't know, I'm not sure sa G. Kung smart key na din ng G. Pero to, since Conquest to, smart key to. O, smart entry. So, ipapalit naman natin sa kanya. Ganun din naman. May button din dito. Plug na natin. Try naman natin yung smart key niya. Hindi ito mo pala. Sorry. Nakabit na natin yung apat na pinto na door handle. Once again, this is a 2021 4x2 Conquest Hilux Emotional Red. Ito yung Emotional Red na tinatawag nila. Alam ko dito yung merong previously, ang Pearl White yung may additional na 5,000 or 10,000 or 15,000 para sa SRP. Pero for this particular Conquest na kulay, which is Emotional Red, ito yung may additional na 15,000. Okay, so bagong kulay daw ni Toyota. I don't know. So anyway, so yung mga kinabit natin dito is side mirror cover both side. Ito yung stock niya na, ang alam ko talaga ang standard na kulay nito is matte. Matte finish.
well, nauuso kasi ngayon, lalo na yung mga latest na LTD and GR Sports na Fortuner, talagang nakahighlight na yung mga trim na glossy black. Okay, kahit yung sa mga grill natin, di ba, mga glossy black na yung ginagamit. So, mas more sporty. Siyempre, well, hindi siya ganong parang luxury tignan, pero more on sporty naman siya. Glossy black. Medyo madabi lang. So, original to, 8,000 para sa pair nito, left and right na yan. Pwede po sa Innova, Fortuner, and of course, Hilux. Lahat ng 2016 hanggang 2024, pasok yan. Innova, Fortuner, Hilux. Okay, so same din dito sa ating door handle. 2016 hanggang 2024, Innova, Fortuner, and Hilux. Plug and play to. Okay, so kasi nagpalit tayo ng totally palit. Ginagamit natin is original parts eh. So, hindi ito yung pinapatong na katulad nito. Yan, patong lang ito. Kaya wala kang problema sa wear and tear. At sa quality, syempre, hindi yan mababali. At yung fitting niya, talagang 100% sakto yan. Okay, ito yung stock niya. Pati yung boto niya, rubberized na din siya. Na, hindi katulad ng mga sa mga VG na Fortuner at sa Hilux. Chrome eh. So ito talagang sport na. So, syempre first impression, makinang siya pero hindi siya chrome. Okay, so yun naman ang bina-block out talaga natin eh. Yun ang tinatanggal talaga natin eh. Okay, so for this one, ang isang set natin dito is 12,000. May konti tayong charges para sa labor. Medyo mahirap-hirap din magbaklas ng apat na pinto. So, guys, invite ko kayo again sa ating YouTube at Facebook page, TRD Parts, and sa YouTube natin, ganun din, TRD Parts YouTube channel, ha. Subscribe, please, and hit the notification bell para pag may mga video tayo na